as a law enforcer. No, I am not really a lawyer, but as a law enforcer, trabaho namin din yan through sa experience in my 24 years in service. Kung paano namin mahuli, maimbestigan ang tao na makumbikto naman lang sa court for what he did. So, but before, I would like to have a prayer para naman sa atin ma-invite natin ang Panginoon, no? Para mas madali natin maintindihan kung anong pag-usapan natin ngayon dito. So, let us pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this beautiful day and this beautiful topic, Lord, that I want to share to the Filipino people. Please help us to explain and send your holy angels, Lord, to protect us all. And please give us wisdom to speak before the friends, the viewers of this episode. Thank you for everything. They will be done. Have mercy on us. Forgive us all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. So, nandito ngayon tayo sa citizen's arrest, yung revised rules on criminal procedures, Rule 113, Section 5, citizen's arrest without warrant. I do this always explaining and convincing to the people, the constituents, to help us in our enforcement of the law. Because alam naman namin yung kung ang mga tao, mga civilian, constituents, kung sila itutulong sa police na maging mapabatyag, no, vigilant, and even to arrest, wala talagang mga loko-loko sa mga lugar kung saan ako ma-assign. I do this for so many years, no, kung saan ako ma-assign, na in-encourage ko, sinabihan ko yung mga tao, lalo ng mga barangay tanods, barangay officials, na may karapatan din kayo manghuli. Yung sinabi natin citizen's arrest for three kinds of arrest. No, number one, nasabi natin, kun sa imo presensya or when in his presence, mga word yan ng mga abogada, sorry, mga judge, mga prosecutors, na medyo kunin ko muna yung mga ano nyo, mga topics ninyo. Because I tell you, I am more than the prosecutors. I am more than a judge. Why? Because I am not only to prosecute the suspected person. My authority also is to kill, is to shoot. Again, rather, is to shoot if my life is in danger. So, hulihin ko yung tao kung makikita ko lang na violate siya ng batas. Right after hulihin ko siya, dalhin ko siya sa prosecutors to prosecute, to file a case, to convince the prosecutors na may file ang kaso sa ginawa sa suspected person para masintensyan doon sa judge. But for me, as a law enforcer, kung makita ko ang isang tao na gustong lumaban sa akin with his firearms then and there to defense my life is in danger, I will bring his life, his birth to November 2 or November 1. So that is my obligation, that is my authority. So ngayon tinuturuan ko kayo yung mga civilian para naman makatulong kayo sa police, no? Kung sakali, alam nyo, ang police, maliit lang ang strength ng police na assigned sa inyong bayan. But at least, alam nyo kung ano talaga ang karapatan ninyo bilang isang citizen. No? Sabi ko nga, sa rule on criminal procedure natin, sa rule 113 section 5, citizens arrest without warrant. Yung pagdako, pag-aresto sa mga tao na walay mando o papilgikan sa pangagamanan o sa korte o sa huwes.
Letter A, number one, when in his presence or in your presence, the person to be arrested has committing or is attempting an offense ka na. Maghimo pa lang, naghimo paglapas sa balaod. Kung sa imo presensya ang tao nakahimo sa paglapas o sa pagsupak sa balaod, o kung maghimo pa lang paglapas o pagsupak sa balaod, pwede ninyo dakpon without any documents or warrant of arrest. Ha, pwede. Diyan ako po, nakita ka, gitamparos. Ba? Isumbag, ikulata, nakita ka, pwede ninyo dakpon ito ng ulata. Daloon ninyo sa polis without any warrant of arrest. Gidunggab, gipatay, gitulis, kung kaya ninyo dakupon. Dako pa. Hulihin mo. Kung nakikita mo yung isang tao, nalimunabastangan yung isang tao, binugbog, pinatay, inod up, inano na lang, tinulis ba or anong tawag, tulis ba yun, hold up, wala kang warrant of arrest. In that moment, in that time, pwede mo siyang hulihin yung suspect. Kung kaya mo. Kung kaya mo. So, number two, sa citizen's arrest, number two, warrantless arrest. Letter B, when an offense has in fact just been committed, nagawa na, and he has personal knowledge of facts indicating that the person to be arrested has committed it. Kung nalaman mo kung ang paglapas sa balaod tinuod gayod nga nahimo o anaa kay kasayuran sa pangitabo nga kanang tawhana nakalapas gayod sa balaod, pwede nimo dakpon without warrant of arrest. Klaro ha? Nakapatay siya. Gikasuhan siya. May warrant of arrest siya. Naglaya siya. Ikaw nakailakan niya nga may warrant siya of arrest nga siya nagpatay, siya gikasuhan. Magkita mo sa Manila, dininita mo sa Iloilo. Dito nangyari sa Iloilo. Ang isang tao, kung kilala mo na siya nakapatay, may warrant of arrest siya, nagkita kayo sa Manila, pwede mo siya doon hulihin. Kasi alam mo kung ano ang nangyari, kung ano ang ginawa niya sa Iloilo. Hulihin mo siya, dalhin mo doon sa police station malapit. So, yun lang kasimpul. Pagkatapos, mana? At least, warrant this arrest. Wala yung warrant of arrest. Kasi alam mo na siya ang pumatay. Alam mo na siya kinasuhan. Alam mo na siya na labasan ng warrant of arrest. Pwede mo siya hulihin. So, that is warrant of arrest. Number 2 or letter B. Letter C, or number 3, when the person to be arrested is a prisoner who has escaped from a penal establishment or a place where he is serving final judgment, madali masana yung laya, yung escape ba, or temporarily confined while his case is pending or has escaped, escape na, while being transferred from one confinement to another. So, in other words, yung nakapuga na tao, kung na alam mo na siya nakapuga sa kulungan, nakita mo siya kung saan-saan man lang, pwede mo hulihin without any warrant of arrest. So, tatlong paraan na. Una, kung maggawa pa lang ng kasamaan dyan sa harapan mo, nakikita mo, pwede mo hulihin na walang warrant of arrest. Pangalawa, alam mo na siya pumatay, na walang, na may warrant of arrest siya, kinasuhan, pwede mo hulihin na walang warrant of arrest. Pangatlo, iskapo siya or laya siya sa korte sa kulungan, pwede mo siyang hulihin na walang warrant. Kung kita mo. Okay. For your information, in Colossians 3:25, and all our wrongdoings be repaid for the wrong things they do because God judges everyone by the same standard. Parehas ang nagbuhat, huwag dautan baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi ang Ginoo. Wala pinalabi. So, dakop yun. Mahuli ka talaga. Hulihin ka talaga. Because the same standard ang Panginoon sa atin. Okay. If you want to prosper, if you want to make these things happen successfully, in the book of Joshua chapter 1 verse 8 and 9, be sure that the book of the law is always read in your worship. So, importante talaga ang worship para hindi ka mabiktima. Study it day and night and make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Remember,
that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for sabi ng Panginoon, for I the Lord, for I the Lord, baka misinterpret ba, for He is the Lord your God, I'm with you wherever you go. So maski saan tayo, nandoon ang Panginoon. We must obedient, simply as obedient. Okay, Proverbs 15 verse 10, if you do what is wrong, you will be severely punished. You will die if you do not let yourself be corrected. Kung magbuhat ng dautan, silutan o mamatay ka. Kay kung dili ka mo dawat, gumikan kay wala ka mo dawat sa pagbadlong. So, the wages of sin is death. Kung magbuhat ng dautan, panison ka. That is the word of the president. Do not disturb my country or I will kill you. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat sa pagkakataon na binigay naman ninyo. Natapos natin yung citizen's arrest. And I hope na maintindihan nyo lahat. Okay, to end up of this, let us pray. Father in heaven, thank you, Lord, for the knowledge that you send us, the experience, the time that we share this moment of time. Thank you for everything, Lord. And may we ask your Holy Spirit to be with us, just to understand this word that we shared this day. Thank you for everything, Lord. That will be done. Have mercy on us. Forgive us our sins. In Jesus' name I pray. Amen. So, maraming salamat sa pagkataon na binigay niyo sa atin. May my God bless you all. Congratulations. Very good. Inom sa, inom. Live sa Facebook. Naka-live sa Facebook ba? Dagan kayo ka. Tanaw? Si Pastor.